Fat Mama, anong dessert ang gagawin natin ngayon? Gagawa ako ngayon ng mango pandan crepe. Wow, crepe, ang sarap! Gagamit tayo ng 100 gramo high gluten flour. Tapos, asukal, tama na yung 1 tablespoon. 1 tablespoon sugar. Asin, kaunti lang, mga 1/4 teaspoon, para lang sa karagdagan panglasa. Lang. Pagkatapos ay maglagay ng fresh milk. Gaano ba kadami ang ilalagay na gatas? Pwede na 1 cup. Ah, bali 250 ml na fresh milk ang ilalagay. Tama, tulungan mo ako magdagdag ng 2 itlog. Salamat. Tandaan na kapag may mga pulbos ang sangkap, gumamit ng beater, dahil ang batter ay mahahalong mabuti at walang butil-butil. Susunod, maglagay ng 4 drops ng pandan oil. Hindi ganyan ang paglagay. Eto, pakita ko sa'yo. Tingnan mo mabuti. Ito ang ibig kong sabihin sa drops. Tama na ang 4 drops. Dahil pag marami, magiging madilim ang kulay. Ang bango talaga itong pandan oil. Kaunti lang ang dinagdag. Siyempre, pwede mo rin magdagdag hanggang sa gusto mong kulay. Pagkatapos gumamit ng strainer, para maging pantay-pantay at madulash ang batter. Tingnan mo, di ba? Kung hindi tayo gumamit ng strainer pag kinain natin yung crepe. Maganda paraan ang gumamit ng strainer. Maliit ang bibig na ginamit kanina at mas malaki ang bibig nito. Para maging makinis ang balat ng crepe, kailangan gumamit ng strainer para paghiwalayin yung mga butil-butil. Hindi magiging smooth yung crepe. Buksan ang apoy, maglagay ng kaunting mantika. Pagkatapos gumamit ng kitchen paper at panasan ang mantika. Nakakatuwa naman. Bakit pupunasan? Kaunti lang mantika ang kailangan. Tama ka. Kaunti lang ang kailangan. Tuwing gagawa ng 1 crepe, haluin muna, pagkatapos maglagay ng 1 scoop sa pan. Upang maging pantay at manipis ba ang crepe ang patuloy na pag-iikot ng pan? Kung hindi, may mas makapal at may mas manipis sa iba't ibang parte. Fat Mama, ano ang apoy na ginamit mo dito? Magsimula tayo sa malakas na apoy, pagkatapos ay mababang apoy. Pag naluto na yung crepe, maaari na ilagay ang mangga at arrol. Ang mangga ay hiwain muna ng paaba. Simple lang ang gagamitin ko, condensed milk at desiccated coconut. Pagkatapos ay ilagay sa ibabaw ng mangga at arrol. Kapag nakita mo na ang gilid ng crepe ay nahiwalay na sa kawali, ibig sabihin ay okay na ito. Tanggalin sa kawali. Ilagay ang kitchen paper sa plato upang masipsip ang moisture. Ilagay ang crepe sa ibabaw ng kitchen paper, maglagay ng mango strip. Tulungan mo ako ihalo itong condensed milk at desiccated coconut. Oo, ihalo, tama, tama. Ang 1 delata ng condensed milk ay humigit sa $10 lang. Kadalasan ay mayroon tayong condensed milk sa bahay, kaya walang abala. Ang ganda ng pagka-green pagkatapos e-roll. Kung gusto mong mas mabilis maluto, ilipat sa medium heat, dahil kanina, low heat ang ginamit natin. Maaari mo na subukan gawin. Mahirap isang pala ikutin, talaga. Tama. Talaga, mahirap. Makikita mo naman, kaya mo yan. Mahirap talaga. Fat Mama, yung gawa mo ay napakabilog ang gilid. Oo, anong ginawa mo? Dahil masyadong mabagal ang iyong pag-ikot, dapat mong ikutin ng mas mabilis. Pwede nating magdagdag ng kaunti batter para ayusin ito. Magdagdag ng kaunting batter, ganyan. Pagkatapos ay ikutin ng mas mabilis. Desiccated coconut at condensed milk, ang sarap talaga ng lasa. Hindi ko pa nasubukan ang desiccated coconut at condensed milk, kadalasan sa labas ay cream ang palaman. Oo. Pero masarap talaga ito. Mas maganda nga ang mas dark na kulay. Oo. Pwede na natin kunan ng litrato.